Mag-i-spray po tayo mga kasulibay dahil mayroon na pong nakakitaan ng kumbaga nakakitaan na po ng langaw. So upang mapuksa ito, mayroon tayong gagamitin na mga gamot upang mapuksa. So inaluan po natin ito ng o pinagsama po natin itong kartap. At ito naman pong isa ay ang Scorpio. So dalawang spoon po ng Scorpio. And then may mix po natin itong Magnum. Ayan, isa't kalahating cup po nung Magnum. Ayan, doon sa kabila po mga sulibay ay nakapagtimpla na rin at ako po ang gagamit nun yung rechargeable sprayer, samantalang itong manual ay gagamitin naman po ng aking kuya. Tutulungan po kami para madaling matapos yung pag-spray o pag-apply nitong insecticide sa ating palay. Well, mga sulibay, sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat, nandito po tayo sa Balantas area upang mag-apply po ng insecticide sa ating palayan. So now, nakapag-prepare na po tayo ng gamot na siyang itisimpla natin. Naka-face mask po tayo bilang protection dito sa mga sa insecticide, no, para hindi natin malanghap. So ngayon mga sulibay, ay mag-spray na po tayo upang medyo matapos-tapos na po at mataas-taas na yung araw. So, tayo po ay nag-umpisa na sa pag-spray ng insecticide. At kung mapapansin ninyo at nakikita sa video, ay mayroon pong mga naglilipa ng ibon. Ito po yung balinsasayaw na siyang humahabol o nag-hunt dito sa mga langaw, yung pong atangya. Mayroon pong mangilan-ilang atangya na nakita, kaya po kailangan na natin itong puksain sa lalong madaling panahon upang hindi na kumalat. So ito ang upang maiwasan na natin ang pagkasira ng ating palay, sapagkat nag-umpisa na po itong mamunga. Kumbaga nakalabas na po ang halos sa 70% ng ating yung panakil po ng ating palay.
Well, mga kasulibay, tapos na po yung ating pagpapa-spray kanina. At natapos natin ito ng 10:30 in the morning. Medyo mainit-init na nga po kanina nung natapos namin ng aking kuya ang pag-spray. So ngayon ay hapon naman na at habang naantay namin ang sumapit ang hapon ay nagpatubig po muna kami. So siya nga po pala mga sulibay, ang ating palay ay nag-uumpisa ng mamunga at at the same time mamumulaklak po ito mga sulibay. Dumating na po ito sa stage ng pamumunga ng ating palay. At yung pong pagbubunga ng ating palay ay sinasabayan po ito ng pamumulaklak katulad nito, ayan. Yun yung makikita mga sulibay. Itong uhay ng palay ay mayroon pong mga puti. Yan po yung bulaklak ng palay. Yan, medyo madilim po sa dahil ganap na pong ikalima ng hapon. At nandito po ako sa lilim. Ayan. So ito po yung resulta ng ating Longping 534. Medyo matataas po sa may bahagi dito. At ito po mga sulibay, pagkaraan ng 3 hanggang 4 na araw ay i-sprayhan na rin natin ng foliar fertilizer. Sa may bahagi po naman dito mga sulibay ay hindi pa po gaanong nakakalabas yung mga bunga ng palay, so kasalukuyan pa lang. Sa may bandang timog, yung kangina ay nasa 70% na po ang lumalabas, samantaling dito sa may parting hilaga ay nasa 40 to 50% pa lamang po mga sulibay. Ayan, ayun yung makikita. So hihintayin ko po ito na makalabas muna yung panakil ng ating palay bago po natin ito isprayhan ng foliar fertilizer. Ayun. So kung makikita ninyo mga sulibay ay nawala yung mga lumilipad kangina na mga balin sa sayaw, no? At sa pakiwari ko ay napuksa na sila o nadali sila doon sa insecticide na ginamit natin, yung mga insekto, no? Kasi po pagka may insekto pa po, hindi mawawala yung mga balin sa sayaw, yung mga ibon na talagang humuhuli doon sa mga pulisap. Lalong-lalo na po yung atangya, paborito po ng mga balin sa sayaw 'yon. At hinawi ko po yung ilang puno nitong palay ay wala na po akong makita nung lumilipad na butterfly. Meron mang ilan-ilan lang pero halos wala na. So nadali po natin sila kangina. Kasi po ito sa pinag-mix natin na pesticide na Kartap at Scorpion at yung pong Magnum. So yung tatlong pesticide na yun ang ating ginamit at naging kumbaga epektibo naman po siguro dahil wala na tayong makitang lumilipad na kulisap sa ngayon. Ayan. So anyway mga sulibay, hanggang sa muli at maraming salamat po sa patuloy niyong pagtunghay sa aking channel at pagsubaybay sa bawat video na aking ina-upload at palagi kayong nariyan at sumusuporta po sa akin. So sa mga bago pa lamang na nakabisita dito sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo at pindutin na rin ang notification bell upang maging updated kayo sa bawat video na aking i-upload. Naway hindi kayo magsawa sa pagsubaybay sa inyong lingkod sa bawat upload natin o sa bawat video tungkol sa agrikultura ay inyo po sanang suportahan ang aking channel at hindi magsawa sapagkat sa ngayon ay malapit na po na maka 1,000 subscriber tayo. Nasa
992 subscriber na po ang Edgar Mirador Channel at 8 na lamang po ang natitira, ang kulang, at makaka 1K na tayo sa YouTube subscriber. So ako'y lubos na nagpapasalamat po mga sulibay sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga walang sawang nanonood ng mga video na aking ina-upload. At hindi pa man, ako'y lubos-lubos nang nagpapasalamat sa inyo at natutuwa ang inyong lingkod dahil sa inyong binigay na suporta sa akin. At sana po sa mga hindi pa po nakakapanood na, o nakakapag-subscribe dito sa aking channel, ay subscribe na po kayo. Keep on supporting my channel. God bless po sa inyong lahat and mabuhay! Thank you.